nanalamin ako. And parang nakita ko sa sarili ko, may mga ugat-ugat ako sa mukha. Lumaki si Vernon na uhaw sa kalinga ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay nagtrabaho sa abroad. Malayo naman ang kanyang loob sa ama. Talagang deprived ako of my mother's presence, no? Kaya every time na aalis siya, talagang grabe yung lungkot ko. Hinanap ni Vernon ang atensyon sa barkada at fraternity. I think hindi kasi strong yung bonding ng family, yung ties ng family. Na, hindi ko nakikita yung house is a good refuge enough for us. Kaya I need to go out sa bahay, from bahay, and to look for people na po pwede kong makausap, makautotang dila, makasama sa pagkain. So mas naging nag-enjoy talaga ako sa labas. Spell my name! The first hazing na ginawa sa akin, lahat ng officials na present during that time, eh sinampal ako at in-spell yung kanilang mga pangalan. Habang nag-hazing kami, nag-chonky kami, nagmamariwana kami. Para hindi ko maramdaman yung pain. In-injure ko siya. Pero dumating sa point na hindi rin na-satisfy yung inner need mo eh. Hindi naglaon ay nahumaling na rin si Vernon sa droga. Ang reason lang talaga nung pagda-drugs ko, dahil sa barkada na nakita ko, I'm not belong to the group kapag hindi ako nagda-drugs. Parang I don't want to be separated sa kanilang company. Yung pag-engage namin sa mga bakla, it's just ano eh, ang pinaka-reason lang niyan is kailangan namin ng pera. Ang addiction ni Vernon ay humantong sa sukdulan. Nagsosolo na ako noong time na yon at I can use now kahit wala yung mga barkada ko. So bumibili ako ng 100 pesos na item, maganda na yon. So isang araw, dalawang araw, wala akong tulog. Hanggang sa tatlong araw yata wala na akong tulog noon. Dumating yung barkada ko at gustong gumamit. Sino yan? Imagine 3 days kang walang tulog, tapos kumarga ako ulit. Saan yan? Bugulo to eh. Ang tawag namin doon, follow up eh. Nung nag-follow up ako, kinaumagahan, nanalamin ako, and parang nakita ko sa sarili ko may mga ugat-ugat ako sa mukha. Pero wala naman. Pero ang pakiramdam ko, marami akong ugat sa mukha. Ang ginawa ko, lumabas ako. Ang bahay, lakad lang ako. Pagbalik ko, bigla akong natakot. Tapos tumakbo ko. Takbo ko ng takbo. Na parang pakiramdam ko may humahabol sa akin. Pakiramdam ko yung mga tao, alam nila sa paligid sa mga tao, alam nila nagde-drugs ako. Alam nila na may ginagawa akong kalokohan. Alam nila, kilala nila kung sino talaga ako. Parang yun yung pakiramdam ko. Tapos ang feeling ko, para akong mababaliw. Mababaliw na ako. Tapos ayoko nang lumabas ng bahay kasi baka kung anong mangyari sa akin yun. Tapos parang natutulala ako, nalulungkot ako. Nako, wala nang pag-asa yung buhay ko. Ganun. So takot na takot ako during that time. Nakita ko yung ilaw. Magpakamatay na kaya ako. Gusto ko nang tapusin tong buhay ko kasi wala na eh. Ang buhay ko ay ano na, patapon na. It's better for me to die. Kesa naman ganito yung sitwasyon ko, mababaliw ako, parang gano'n. Isang beses, lumuhod ako. Tumingin ako sa langit. Tapos nag-pray ako with all of my heart. Because I know there is God. Sabi ko, Panginoon, alam ko marami akong kasalanan. Alam ko marami akong ginawang pagkakamali. Sabi ko, tulungan mo lang po ako sa sitwasyon na ito. Baguhin mo lang po yung buhay ko. Nangangako po ako maglilingkod ako sa iyo. After that pray, nagkaroon ako kahit papanong peace. Tapos natulog ako, dreaming na pagising ko, maayos na yung takbo ng isip ko. Pero pagising ko, ganun pa rin.
ko pa paano na to, parang gano'n. I need really help. Then, I disclose my situation sa aking kapatid. Siya ay Christian. Ikaw, ganito yung sitwasyon ko. I was hooked sa drugs. At piling ko mababaliw ako, masisiraan ako ng bayo. Agad na dinulog sa isang kaibigang psychologist si Vernon. Doon nalaman na nagkaroon siya ng anxiety attacks. Si Ate Livia, instead of talking to me through her professions, kinausap niya ako tungkol sa for spiritual law. About receiving and accepting Jesus as your Lord and Savior. Pero after a week of attending, binigyan niya ako ng Bible, tapos pinaliwanag niya sa akin ulit kung sino si Jesus sa buhay ko. That only Jesus can help me, that only Jesus can change me and can transform my life. After namin mag-usap, tuwan-tuwa ako noon. I don't know why, but I have that joy in my heart. Excited ako umuwi sa bahay kasi I know tatanggapin ko si Jesus as my Lord and Savior. So, umuwi ako ng bahay, pag-uwi ko ng bahay, and I receive Lord. Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Nagsimula na ako mag-church. Nung time na yun, nag-church pa ako, nag-yoyosi pa ako noon eh. Addicted pa ako sa sigarilyo noon. Until finally, nag-decision ako na itigil din yung pagyoyosi. Yung inom talagang automatic natanggal sa akin. Hindi ako nag-inom, hindi na ako nag-beer house. So nawala lahat yun. Yung pagsusugal, automatic nawala din. Ang desisyong iyon ang nagdala kay Vernon sa tuloy-tuloy na pagbabago. Si Jesus, ang Panginoong Jesus, napakabait sa buhay ko. God knows. Mahal na mahal ko ang Panginoon. He is my everything. He's my satisfaction. So I remember the passage that hope will not disappoint us because hope is a person. And Jesus is my hope. Ngayon ay isa ng pastor si Vernon sa Jesus Reigns Ministry kasamang naglilingkod sa Diyos ang kanyang pamilya. Ang nakaraang binaluktot ng adiksyon ay itinuwid ng Diyos patungo sa buhay na ganap.